Hey guys, welcome back sa panibago nating vlog. At ngayon, maglilinis tayo ng karburador sa ating Mio Sporty. So ito guys, step by step na tutorial. So panoorin yung maigi. At para hindi kayo mawala, lalo sa mga gustong mag DIY dyan. So iisa-isahin ko rin guys yung mga tools na kakailanganin natin dito sa pagbabaklas. So, una sa lahat, kailangan lang natin tanggalin yung engine cover dito. Sa akin kasi, natanggal ko na. So, doon pa sa may mga engine cover, kailangan lang natin tanggalin yung ganitong bolt. Gagamit lang tayo ng Phillips screw. So, sa pagtatanggal kasi nitong carburetor, ang carburetor nitong Mio Sporty is nasa loob. Hindi gaya ng ibang motor, gaya ng Wave 100 na sa bandang harap, yung TMX nakalabas din, yung Honda Dio nandito sa may side. So ito kasi nandito sa bandang loob, kailangan tanggalin yung upuan at saka yung U-box para magkaroon tayo ng access sa loob. Katulad rin to ng mga ibang scooter gaya ng Honda Beat, mga Mio Soul. So tara, baklasin na natin. Una, tanggalin muna natin tong upuan, then yung battery dito sa U-box. Susunod, tanggalin na rin natin yung U-box. So dito guys, tanggalin muna natin tong battery. Gagamit lang tayo ng Phillips screw para matanggal yung dalawang bolt dito. So after na matanggal yung bolts dito, tanggalin na natin tong battery. So next step, tanggalin na rin natin yung apat na bolts dito, gagamit tayo ng 10mm. So bago natin hilain ang tuluyan, tanggalin muna natin tong 3 wires dito. Then hugutin natin tong negative terminal. Ayan. Ito yung una, 1. Ito yung pangalawa, 2. Then pangatlo, 3. So ngayong may access na tayo dito sa carburetor guys, i-disconnect lang natin yung mga nakakonekta dito gaya na itong throttle cable, itong choke at saka itong fuel hose. So ito yung choke nya guys, gagamit lang tayo ng 10mm. At ayan, natanggal na siya. Then, isunod naman natin tong fuel hose. Gagamit lang tayo ng nose applies para matanggal yung clip dito. Ayan. So, kukuha rin tayo ng pantapal guys dito sa hose para hindi tumagas yung gasolina. So, ngayon, yung pantapal ko is Allen wrench. Ayan. Ganyan siya. So dito guys, kahit ano yung pwedeng pantapal natin, basta magkakasya siya dito sa butas. Then isunod lang natin yung clamp dito na humahawak dito sa ating carburetor. Tatanggalin natin yan. So ngayong naluwangan na natin itong nag-hold dito sa carburetor,
Pwede na nating hugutin para matanggal tong throttle cable. So sa pagtanggal nitong carburetor guys, asahan nyong may tutulong gasolina dito. So huwag nating kakaligtaan na maglagay ng basahan dito sa sahig para hindi kumalat yung gasolina. So gagamit lang tayo ng 12mm para maluwangan tong nut na to. So ngayon guys, naihiwalay na natin tong karburador sa ating Mio Sporty. Umpisa na nating baklasin. So sasabihin ko muna sa inyo guys, bakit ko lilinisan to. Lilinisan ko to kasi open carb kasi ako. Then, yun nga, maalikabok pa dito sa amin. So kailangan ko nang buksan para ma-prevent natin yung pagbara sa ating karburador. Or worst case scenario is mabarahan din yung balbula natin. So, yun lang ano guys, kung hard start yung motor nyo, kung rough idle, kung pangit yung andar, mahirap pa andarin lalo sa umaga, tapos mamamatay na lang pag binitawan yung silinyador. Kung isa sa mga yon yung symptoms ng motor mo is kailangan na nating linisin, lalo na sa mga naka-open carb. So, ganito lang guys, may 6 na bolts dito, 1. 2, tsaka 4. Gagamit tayo ng Phillips screw, matanggal lang to. So guys, tip na lang din, ingat lang sa pagtatanggal nitong bolts na to dahil mahigpit to at para hindi bumilog yung bolts. Kasi kapag bumilog na yung bolts, mahirapan na tayong tanggalin. So ito siya guys, pagkatapos natin tanggalin yung bandang taas, kunin lang natin to. Then ito, yan. Kung makikita nyo guys, ayun. So gaya sa akin, ganito yung mga magiging problema at dapat natin gawin sa mga naka-open carb. So ayun guys, since wala tayong mabilhan ng carb cleaner at wala rin tayong air compressor, ituturo ko sa inyo yung traditional way ng paglilinis nitong karburador. So bago yon, tanggalin muna natin to. So ang sukat nito guys sa may main jet natin is 7mm. Ayan. Luwangan natin.
Then dito sa may pilot jet natin is flat screw. So ayun nga guys, kung nalilito kayo sa pagbukas nitong carburetor at hindi nyo na alam ibalik, is umpisa pa lang dapat picturean natin yung mga itsura niya, bawat side. Ayan, tapos i-organize natin yung mga tornilyo. O mas mainam din na i-video yung pagbabaklas nyo para hindi kayo malito pag ibabalik na, pwede nyong panoorin. So guys, meron din naman palang nada-download sa internet na diagram para sa carburetor ng ating Mio Sporty. Makikita nyo doon yung mga parts, kung paano yung pagkakasunod-sunod niya, kung paano siya ikabit, at kung paano yung tamang ayos niya. So ito siya guys, tanggalin rin natin tong mga floater. May lock siya dito na bolt, so gagamit tayo ng Phillips screw. So dito banda guys, malinis naman siya, pero lilinisan pa rin natin. So ito yung floater, ay yung rubber niya. Yan. So dito talaga yung bandang madumi. So guys, since gasolina ang panilinis natin sa carburetor natin, pwede tayong kumuha ng gasolina dito sa tangke natin. O kung wala mang na-separate na gasolina na panlinis. So gagamitin natin tong bote at saka hose na may butas sa may takip. Ayan. Sisip-sip lang tayo ng gasolina dito sa tangke natin. Okay na to guys, nakakuha na tayo ng gasolina na panlilinis natin. So kung wala ka nito, may quick tutorial ako para dito kung paano gumawa nitong pangsipsip ng gasolina. Ilalagay ko na lang yung link dito sa description sa baba. So ayun guys, linisin na natin. So ito na siya guys, pagkatapos nating linisin. Ayan, kitang-kitang difference. Ito yung kanina. So ayun, ituloy na natin yung paglilinis. So ito lang guys, mas mainam pa rin na gumamit tayo ng carb cleaner kung wala tayong air compressor. Since ngayon kasi is enhanced community quarantine, sarado na lahat yung
mga tindahan. So plano ko talagang linisin to ngayon, kaso naunahan tayo. So dumako naman tayo sa may pilot jet at main jet natin, so, at saka sa mga may ibang butas. Ayan. Gagamit tayo ng karayom at sinulid. So ito guys, yung sinasabi kong traditional way para malinis yung mga ibang parts ng ating karburador. Tapos ikutin lang natin ganyan. So ayan guys, ngayong malinis na siya, ibalik na natin lahat. So ayan, unahin na natin dito sa may floater. Ang size pala ng main jet ko is, so ayan ang size ng main jet ko guys, 118. So ito rin yung size ng pilot jet, stock siya. So isunod na natin tong main jet. Bago natin ilagay yung main jet, ilagay muna natin to dito. Tapos ito yung butas ng main jet. Gamit ang 7mm ulit, paigpitan na natin.
Then isunod natin tong pilot jet. So ayan, tuloy na natin. Ito yung air screw nya guys, balik na rin natin, mauna tong spring, ayan, then susunod ito, screw. So iikot natin ng sagad. Ayan siya. So ito siya guys, mag-umpisa tayo sa close position, ayan, then 1/4, 1/2, 3/4, and 1. So, ibalik na natin ulit itong mga parts niya. Then, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2. So, ayan, 2 1/4, 2 1/2, then 2 3/8. Ganyan yung 2 3/8. So ayan guys, naibalik na natin lahat ng parts, nabuo na natin siya, i-install na natin ulit. So ito guys, for safety lang kasi na maglagay tayo ng takip dito, baka pasukin ng dumi or may mag-cause tayo ng sunog. So ito kasi wala naman talagang tutulong dito actually, kasi vacuum type siya, kahit tanggalin natin yan. May konting tutulong pero hindi siya gaano. Yung latak na lang ng gasolina yung tutulo dyan. So tara, install na natin. Vice versa lang, kung paano natin binaklas ganina, ganun din natin ibabalik. So ayan guys, unahin na natin yung throttle cable. So para mahigpitan to is gagamit tayo ng 12 mm. Then isunod na natin yung choke. So para humigpit to, 10 mm.
So ayan, okay na. Then ibalik na rin natin tong fuel hose. Ayan. So okay na siya, guys. Then lastly, sa manifold. Then after yan, ibalik na natin yung mga wirings. So ito yung dapat na pagkonektahin natin, tatlo sila. Una to. Madali lang naman to dahil magkakaiba sila ng socket. 1, 2, ito yung pangalawa, then 3, ayan. Balik na rin natin yung apat na 10mm bolts, then ito yung battery, ayan. Ilagay na natin yung positive, then negative terminal. Ikabit na natin, then isara na. Takpan. So, i-chock natin, guys. Then mag-kick tayo mga 20 times para magkarga ng gasolina yung card natin. Susi.